Guys, we just landed here dito sa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. It's a brand new day. This is our food for today. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Ang international circuit. Take a good day, make it great, okay. Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, taste those cloudy days. Dito na tayo ngayon sa Jalanalor Food Market. Dumating na yung order natin. Ito yung beef. Hi guys, welcome back to our channel. It's me again, Bong, and here's the gang. Hi. Andito kami ngayon sa NAIA Terminal 3, specifically dito sa Pugs Lounge Extension. We're going to start a new adventure, guys. Pupunta tayo mamaya sa Kuala Lumpur, Malaysia. So excited, guys. It's not our first time na pumunta sa Kuala Lumpur, Malaysia, pero medyo matagal na kaming nakapunta doon. 7 years ago pa, 2017. Maniliit pa nga yung mga kids. So excited to explore again yung Kuala Lumpur. Pero heads up lang, hindi siguro tayo masyado mag-activity sa Kuala Lumpur, guys. Bisitahin lang natin yung famous attractions ulit. Tingnan natin kung mayroong mga nabago. Hindi na tayo aakyat pala sa Petronas Twin Towers. Pero picture pa rin tayo doon. Siyempre, kailangan para yun yung famous tourist attraction sa Kuala Lumpur, Malaysia. Wala pa talagang totally planned itinerary po. So tingnan na lang natin kung anong saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Pero parang gusto kong silipin yung Genting Highlands, guys. So tingnan natin kung nakasama natin yun sa itinerary natin. Kwentuhan muna tayo, guys, kanina pagdating namin sa airport. Siyempre, ang una namin ginawa, nagbayad ng travel tax. 1,620 yung travel tax dito, guys. Parati kaming dito nagbabayad. Iniiwasan namin magbayad online kasi sinubukan ko recently yung magbayad sa Cebu Pacific directly. May 100 pesos na additional fee per passenger. So kung apat kami, 400 pesos na kagad yun, guys. Sayang naman, pwede ng pang kain yun, 400 pesos. After noon, nag-check-in na, and then immigration. Medyo mahaba yung pila sa immigration, guys. Mga almost 1 hour kami nag-antay dun sa pila. Pero smooth lang naman yung experience. Isa lang yung tinanong kung may nag-work sa government. And then after that, diretso na kami dito sa Pugs Extension dito sa NAIA Terminal 3 and kumakain. Nag-aantay na tayo ng boarding natin. Ito, guys, yung mga congee nila. Ayan. Meron silang siomai, siopaw, may nuts, may beer, wine, juice, and ito pa yung mga drinks nila. Ayan yung nachos, vegetable sticks, pancake. Ito yung pasta nila. Roast beef with gravy sauce. Ito masarap to. Nakakain ako nito kanina. And doon may halo-halo cereal, bread station. Doon yung coffee station. And look, solo namin. Say hi muna kayo, guys. Para naming nirentahan yung Pugs Extension dito sa NAIA Terminal 3. Okay din pala na dito na lang kami pinapasok kasi solo namin. Super busog na kami, guys. Meron ba kaming 20 minutes? Pwede magstay dito kasi mamaya boarding time na. So 9 PM yung flight natin papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Later na lang, guys. See you sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, guys, we just landed here dito sa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. And nakalabas na tayo kaagad ng immigration kasi nauna tayo, nagmadali tayo lumabas. Nasa front din tayo ng plane nakaupo kaya medyo first batch tayo ng immigration. Paglabas ng immigration dito, meron ng mga currency exchange, dito may ATM, dito may CR din. And hi muna kayo, guys. Ito na sila. Zombie. Ayan, guys, mag-withdraw na tayo. Using our GoTime card. Continue without conversion.
And here's our 500 muna ang withdraw natin, guys. Ang charge na is 15 Malaysian Ringgit. So, 185 yung charge, guys. Dun sa pag-withdraw natin. So, isang withdraw is 185 pesos using GoTime card. Time check is currently 1:30 a.m. Nakalipad tayo ng mga 9 p.m. So, more or less, mga 4 hours yung travel time natin. Umaga na. So, wala namang time difference ang Manila and Malaysia. So, same lang yung oras natin sa kanila. Figure out na natin kung paano tayo makakapag-grab. Sa immigration dito, ang tinanong lang is kung kailan ang alis ulit dito sa Malaysia. So, yeah, sinabi lang namin yung date ng alis namin. So, okay na. Tatak na. Yung SIM card natin, guys, saklo ko siya binook. eSIM siya. Pag nabubook ako ng data connection sa ibang bansa, mas nagugustuhan ko yung eSIM, guys, kasi parang mas mura. Definitely, mas mura siya sa pocket wifi and mas mura din siya sa SIM card. Yun yung napansin ko, ha, yung sa mga napipili kong eSIM. Pero, check nyo yung phone nyo kung pwede ang eSIM, guys. Hindi lahat ng phone pwede ang eSIM. So, yung nabook ko, guys, is around 300 pesos for 5 days. Ito yung binook ko. Papakita ko sa inyo dito. Tapos, yung club code, pwede nyong gamitin is Bong Adventures Club para makakuha kayo ng additional discount pag nagbook kayo sa club, guys. And paglabas ng customs, merong booth ng Grab pero wala ng tao. Pwede kayong magantay dito. Usually sila dito nag-a-assist, eh. And merong charging port. Guys, magbubook na tayo ng Grab. Yung Grab natin nagwo-work din outright dito sa Kuala Lumpur, so press lang yon. Actually, kahit saan namang bansa na may Grab, yung Grab account natin sa Pilipinas nagwo-work din. Ready na siya gamitin, ibubook nyo na lang. So, oo nga pala, dalawang hotel yung binook ko. Yung isa ngayon yung tutuluyan natin, malapit lang dito sa airport area, kasi yung tutuluyan talaga natin na malapit dun sa mga tourist attraction, eh parang walang late check-in, parang ganun yung pagkakaintindi ko, eh, nung binook ko siya. So, anong oras na ngayon? Mag 2 a.m. na. Baka pag pumunta tayo doon, hindi rin tayo ma-entertain. So, ito, parang merong late check-in. Kaya, nag-book muna kami ng hotel na malapit dito sa airport. Parang yung airport dito, guys, nakakabit sa mall. Kala ko exit na yon na lalabas ka na doon sa open space. Pero, yeah, ito yung nakikita namin. May food court. Follow nyo lang yung mga sign. Doon tayo papunta sa e-hailing. E-hailing na car. Bababa tayo. So, nasa level 2 tayo. Ayun. Ayun yung Family Mart. May babaan. Malapit siya doon sa exit number 2. Dahil napadaan sa Family Mart si Ethan. Favorite nito yung mga sandwich dito sa Family Mart, eh. Classic tuna sandwich is 7.10. 87 pesos, guys. Big bite sandwich, 7.60. So, mga 90 pesos. Ito yung, babe. Spicy tuna sandwich. Okay. Habang nag-aantay dito sa Family Mart, speed test natin yung nabili nating eSIM. Ayan, mukhang mabilis naman. 63 Mbps. Actually, 74. Tumataas pa. Okay na yan. Bilis siya, guys. Dito yung Grab. Sa Transportation Hub Level 1. Malayo pa pala siya pag labas mo nung airport. Tingin ang binili mo. Wow. Yung apat na sandwich, guys, 320 pesos. No? Tama. 320 pesos, 26 Malaysian Ringgit. Guys, level 1, door 5. Ayan, oh. May upuan dito. Sila, babe, kinakain na yung biniling. Sandwich sa Family Mart. And ayan, oh. Puro Grab stickers. Merong upuan. And yung Grab app nila, guys, magse-selfie ka muna.
And ito na, driver is on the way, 10 minutes daw. Actually, dyan lang naman yung sakayan. So, kitang-kita mo, merong sariling antayan yung grab, mga mag-grab dito, which is nice. Spicy yata yung mga pagkain dito sa Malaysia, no? Feeling ko lang. Nasi dami. Okay. Sarap kahit spicy. Yummy. So ngayon guys, pupunta lang tayo ng hotel. Doon sa first hotel natin na malapit dito sa Hanghang. Dito sa first hotel natin na malapit dito sa airport. And then magpapahinga lang tayo. So siguro i-room tour ko kayo doon, baka gusto niyo rin i-book yung hotel na yon mamaya. So sige. Doon na lang tayo makita sa hotel. Ganda ng mga sasakyan ng Grab dito, guys. Ano kaya yung sa atin? Right-hand drive sila dito, guys. So, magkaiba sa Pilipinas. Super dami ng nag-aantay din ng Grab, oh. Ayan lahat. Look. And lahat ng mga Grab car nakapila din dito. Look. Kaya medyo matagal. And kasalukuyang umaakyat sa first floor. Oops! Teka pa. Ah, may fitness center. Ano yan? B13 tayo. Wala lang elevator, pero first floor lang naman. Nabuksan na ni Ethan yung room. Papakita ko lang sa inyo yung room kasi maliit lang naman siya. It's a basic room. Family room yung binook ko, guys. Mura lang siya, budget accommodation. May window na malaki. Provide sila ng towels dito. Ayun, may towels din doon. So, for 4 packs yung binook ko. And yeah, dito may mga saksakan. Ah, sorry, dalawa pa yung aircon nila, oh. Dalawang aircon. May TV. May table, may chair. Merong initan ng tubig, merong dalawang glass, and dito may maliit na open closet, may mirror. Pero ang laki ng CR nila. So, check natin. Yeah, medyo luma na yung hotel. May bidet. Bakit ganito yung tsura ng bidet? Bidet ba ito? Hindi yata bidet. Ito namang hot and cold shower, may shower, yun lang may patay ng ipis. At least patay na. Mura ko lang to na book, guys. I book this room ng 1,100 pesos lang. For 4 packs. Kasi nga, hindi naman namin masusulit. Ngayon, 3 a.m. na, guys. So, check out na tayo ng 12 noon din. So, magpapahinga lang talaga tayo dito. Tapos, nilipat na tayo dun sa accommodation natin sa may Kuala Lumpur mismo. Dun sa maraming tourist attraction. So, pahingahan lang talaga tong hotel na to, guys. So, yeah, papahinga na kami and see you tomorrow. Hi guys, good morning. So, andito pa rin tayo sa hotel natin, sa Pai Grand Hotel dito sa Sepang area. Yung malapit na area dito sa Kuala Lumpur International Airport. So, maraming mga hotel dito sa neighborhood, sunod-sunod. Kasi nga, ito yung location na malapit sa airport and dun sa Sepang International Circuit. Nag-host ng Formula 1 Racing dati dito. So, siguro maraming mga events, maraming mga turista, mga foreigners na nagpupunta. Kaya, sunod-sunod na mga hotel dito sa area na to, guys. Pero, parang nabasa ko, hindi na yata F1. So, GP na lang yata, Grand Prix, yung meron doon sa racetrack na to. So, yeah. Tignan natin kung bukas yung racetrack, guys. Kasi, malapit naman dito. So, subukan namin explore yung Sepang area bago magpunta dun sa Kuala Lumpur City, guys. So, hindi pa siya Kuala Lumpur. 40 kilometers away pa yung Kuala Lumpur, guys. So, medyo malayo-layo yung Kuala Lumpur dun sa airport. Nakatulog ka? Cozy naman, guys. So, 1,100 per night for 4 packs. Malinis. Malamig yung aircon. Mabilis yung internet. Kung naghahanap kayo, guys, ng hotel na malapit sa airport. Actually, hindi siya ganun kalapit kasi
nag-grab kami 15 minutes away din from the airports. Pero mas malapit na siya compared dun sa Kuala Lumpur City. So, kung naghahanap kayo guys, pwede nyong i-book tong Pai Grand Hotel. Okay naman siya. Very basic hotel. Komportable yung bed. Malinis naman, malinis. Pero hindi siya ganun kabago guys. Check out na kami guys. Maka mga penalty. And yes, meron palang 50 Malaysian Ringgit na deposit na hinihingi. And 10 Malaysian Ringgit na parang tax daw, something. So, binayaran na lang natin. Ito pala guys, oh. Kapag nagpunta kayo sa isang country, try nyo i-browse yung subscriptions sa Grab. Yan, nakakuha ako ng ganito last trip namin sa Vietnam, pati sa Cambodia. Free siya. Yung parang mga promo sa atin, Grab Unlimited. Makakuha ka ng mga discounts sa delivery sa food. And sa Grab Car, meron din. Tingnan mo, Malaysian Ringgit 0 for 2 months. Pwede mo siya i-cancel pag alis nyo. Pag uuwi na kayo guys. Tapos, wala siyang bayad. Yan, na-confirm ko to sa trip namin sa Vietnam. Ang dami ko nakuhang discount. Kung 1 week yung vacation nyo dito, pwede nyo i-cancel pag alis nyo. So, walang charge guys. Ma-bill nyo yung mga discount na kasama. Punta na kami dapat sa Sepang International Circuit. Kaso biglang bumuhos yung ulan. So, try natin patilain muna. Mabilis naman yung internet dito sa lobby. Natin kung pwede iwan yung luggage, guys. Hi. Is it okay if we leave our luggage for a while? We'll just eat. Maulan na. Tanghali. Actually, tanghali na yun yung umaga. Maulan, guys. Hindi ko alam kung makakatuloy tayo dun sa Sepang International Circuit. Super lapit lang niya, guys, eh. Kasi around 10 Malaysian ringgit lang yung pamasahe pag nag-grab. Mukhang hindi na tayo matutuloy dun sa Sepang International Circuit. Umuulan eh. So, I'm guessing open space yun. Mababasa lang tayo. Diretso na tayo sa Kuala Lumpur siguro guys. Mag-travel na tayo papunta dun sa next accommodation natin. Baka magkasakit pa tayo dito at medyo malakas ang ulan. Let's go! Change of plans. Magigaya mag-KFC to. KFC? Meron namang malapit pero mag-grab na lang tayo. Ang pamasahe is 7 Malaysian Ringgit. So mga 100 pesos siguro. No? Grab right? Ay! Sorry! Sorry! Gulat ako guys! Oo nga pala, right-hand drive. Sorry. We just arrived last night in our country. The passenger side is on the right. Sorry. Ayan guys, andito na tayo sa KFC. Malapit lang siya. Maganda yung location nito. Sana dito tayo napabook, no? Sa area na to. Kasi may walking distance na mall. Ang dami ring hotel dito eh. Malapit yung Holiday Inn Hotel dito guys. And first encounter natin sa Malaysian people. Ang bayat nung Grab driver na nakausap natin, si Kuya. And nakakakwentuhan ko siya. Sabi niya, try daw natin yung Lok-Lok, Nasi Lemak, and Mama Noodles. Yun daw yung mga try natin. Tinanong ko pa paano ang thank you sa Malaysian language. Parehas lang din ng sa Indonesia. Terima kasih. Let's go order na dito sa KFC Malaysia. First meal namin dito sa Malaysia. This is our food for today. Ayan o. Merong rice, dalawang drinks, apat na chicken, coleslaw, may bread. And yeah, ayan, nakahingi tayo ng spoon. Wala silang fork dito guys. And nakita ko yung mga kumakain dito. Kinakamay nila talaga yung chicken. Let's do what the locals do. Pero ang problema, walang gravy yung KFC nila guys. Ito lang oh. They have chili sauce, sauce tomato, and more chilies. Akala ko may gravy. Sayang. Ayan, nalungkot si Ethan kasi walang gravy. So, let's eat. Ang pinili namin na chicken is yung original lang. So, hindi muna tayo magmamaalhang ngayon. Yung isang chicken pala natin na meal, spicy yung nakuha ko. Medyo kalasa din naman nung
KFC chicken natin na manghang. Actually, mas masarap to. Na? Kasi parang yung anghang niya, natural. Yung sa atin, parang yung alam mo na inanuhan ng chili na powder. Parang ganon. Parang mas natural yung pagka-spicy nitong chicken nila dito. Nami-miss ko lang talaga yung i-dip mo sa gravy. How's your food? Mahilig sa gravy to guys eh. Walang gravy, so tasty siya. Okay guys, we're going to enjoy yung lunch muna namin, brunch. Kasi hindi ako makakahawak na ng camera, sabi kasi nagkakamay tayo. So, see you later. So, tayo kumain dito sa KFC. So, 500 pesos lang yung first meal natin. Apat na kami. Tipid meals. Okay yun. Busog? Kitan? Busog? Busog? Guys, we're done eating here sa KFC. Pupunta tayo guys sa Sepang International Circuit. Yung Grab natin guys is 15 ringgit 178 pesos. Gusto ko lang talaga masilip yung itsura ng former F1 racetrack. Thank you very much. Okay. Again, thank you very much. No payment for the MCU. Okay, thank you. We're here na sa Sepang International Circuit. Sepang International Circuit. Hey, so wala daw entrance guys, yung museum dito. Ayan no, National Automobile Museum. Let's go. Tingnan natin kung ano makikita doon. Wow! Mga old cars, so vintage cars. Sa second floor na tayo. And dito sa second floor, parang mga bagong cars na. Actually, parang showroom na siya eh. Yung mga bago-bagong cars. Ito, Proton Cars. Baka ano ang Proton, no? Malaysian brand. Ayan guys, akyat tayo dito sa K1 Grandstand. Baka site yung track dito. The weather is so nice right now. Na, babe? Yes. Kanina maulan, pero ngayon, hindi siya ganun kainit na. Walang araw. Pero hindi na umuulan. Sarap na mamamasyal. Ito yung viewing area pag may race. Sana makita yung racetrack. Wow! There! Look! Wow, let's watch here. Libre nood. Ayun nga guys, siningal ako sandali. Look, ito yung gusto ko makita. So nice. Ayun na, mayroong car doon. Nice! Ayun sila. Ayan, oh. Hindi naman ganun kabilis. I'm not sure kung race cars sila. But yeah, it's nice. And doon, oh, merong nagpa-practice doon na yun, mukhang kanina pa nagdi-drift. Let's go. Nakakita na tayo ng Formula 1 racetrack.
Kahit wala na siya dito ngayon, pero ayun yung race truck dati. Guys, nandito na ulit tayo sa entrance. Nag-aabang na tayo ng grab. Pabalik doon sa hotel. Dito na ulit tayo sa Pai Grand Hotel. Kukunin na natin yung gamit natin and mag-grab na tayo papunta doon sa accommodation natin sa Kuala Lumpur Chambers Residence. Ayan o, meron na tayong book. Around 56 Malaysian Ringgit. So around 700 pesos yun. Medyo malayo-layo guys, 60 kilometers away, so... Check-in na tayo dito sa Chambers Residence. This will be our accommodation sa Kuala Lumpur for 5 days. Guys, meron kaming malaking problema ngayon. Kasi lahat ng saksakan dito sa Chambers Residence, ganito yung itsura. May dala-dala akong travel adapter. Ang problema naman, sakto nasira guys, so ayun o. Sakto yan dito sa ganito eh. Maghahanap tayo ngayon ng anong tawag doon? Hardware. Maghahanap tayo ng hardware or electronic store na nagtitinda na travel adapter. Guys, dahil meron palang tinda dito sa may lobby area sa reception. Nagtitinda sila nung adapter. So, 5 ringgit lang, around 70 pesos yata sa pera natin. Tinitingnan lang namin kung uulan kasi ang balak namin puntahan is night market sa Jalan Alor Food Street. Kung hindi naman uulan guys, sana. Sige, punta na tayo doon. Mag-grab na lang din tayo guys, 2 kilometers away. Guys, nakasakay na tayo sa Grab. 500 pesos yung pamasahe natin guys. Ano lang siya. Less than 3 kilometers away. Medyo mahal, hindi ko alam kung bakit. Baka nga kasi rush hour dahil sa surge siguro. Sana merong silong or merong roof yung night market doon. Kung hindi, basa kami nito. Andito na tayo guys sa Jalan Alor Food Market. And umuulan. Actually hindi naman masyado malakas pero umuulan pa rin. Sana tumigil na. And ayun daw yung Jalan Alor. I guess mahabang stretch ng street yan na puro pagkain. Kanina, nung nagbubook kami, hindi umuulan. Bigla lang umuulan nung dumating na yung car. So, yeah. Wala na. Hindi na makancel yung booking. Anyway, let's go. Nandito kami sa isang convenience store and look. Sunod-sunod na mga masahihan, massage parlor, and may mga hotel din sa taas. Oh. Hotel. And guys, bili tayo ng umbrella. Ayan, bumili na tayo ng payong kasi mga 30 minutes na kami nag-aabang. Ayaw tumigil ng ulan. Nag-aabang sana kami nung maliit para pwede iuwi. Medyo mahal, 15 ringgit. Itong dalawa na malaki. 14 ringgit. Dalawa na siya. Mango. Uy, durian guys. How much is it? Satay pork sausage. How much? 6 ringgit. Angka sticky rice. And mango sticky rice. Pag mango sticky rice, 15. Pag mango lang, 10. Ah, okay. Price. Magkano? It's a goat. Okay. Tingnan niyo magang hilaw, napakalaki. Parang upo. Nakahanap na tayo ng kakainan dito sa Jalan Alor Food Street, Grand Sky Restaurant. So, meron siyang pwestong malaki na kainan ng aircon, tapos meron din seat. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan o. Dito kami pumwesto sa loob para hindi mabasa kasi umuulan pa rin guys. Medyo mas mura yung pagkain dito kasi dun sa labas yung mga chicken satay magkano? 20? 25 no? Dito 15 ringgit yung 10 pieces nila. Tapos 18 yung beef. Yan, umorder tayo ng isang beef and umorder tayo ng isang chicken.
And kumorder din tayo ng egg fried rice na medium na 18 Malaysian ringgit. And umorder din tayo ng spring rolls, 15 ringgit. Dumating na yung order natin. Ito yung beef satay, ito yung chicken satay, ito yung egg fried rice, ito yung spring rolls natin. And naka-ready na sa eatan. Go! Let's eat! Let's try the chicken satay! Try mo. Parang may luya. Sarap! Bagong luto. Yummy! Oh. Chicken. Sarap yung rice. Sarap daw yung rice, guys. Sarap nga. Let's try the beef satay, guys. Sarap din yung beef. And the peanut sauce. Ang sarap. Hindi masyado maanghang. Teka lang. May nararamdaman ako umakyat. Medyo maanghang pala ng konti, pero ang sarap. Let's try the spring roll. Sarap yung spring roll, guys. Pero hindi siya yung parang spring roll sa atin. Parang kamote yung loob. Ayan, no? You see? Parang kamote yung loob. Bebe, sarap. Please kumain. Ikaw, kakain lang muna kami, guys. See you later. Kaming dalawa pala ni Ethan. Yung beef satay. Super sarap. Ikaw, babe, anong... Beef satay din. Sarap din, no? Ito kasi yung chicken satay, yung ginger, medyo matapang yung taste ng ginger. Pero masarap din naman, pero mas masarap to, guys. Sarap talaga. Panalo to. Yung total, bakit naging 80? Ah, okay. May service tax. Kaya 80.55, around 997. Almost 1,000 pesos, guys. Tingnan natin kung may makikita pa tayo. Lakad-lakad pa tayo. We reached the end ng Jalan Alor Food Street. Doon lang tayo kumain sa isang restaurant kasi yun dun sa individual, yung maliliit na stall, ang mamahal, guys. Nakikita nyo pa ba ako? Okay, guys. We're just buying supplies here para may pang-breakfast na tayo doon sa accommodation natin. Tubig. May pandan cake doon, may chips, may Milo. Guys, we're back here sa accommodation natin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. From Jalan Alor Food Street kanina, nag-grab lang tayo. Nakapag-freshen up na tayo, guys. And nagre-ready na mag-rest. Medyo pagod na kasi super haba ng araw natin for today. Medyo mahaba din tong vlog natin siguro. From Manila to Kuala Lumpur, dumating tayo ng 1 a.m. kaninang madaling araw. And then, nagpunta tayo dun sa hotel natin, dun sa Sepang area, yung marapit na accommodation dun sa Kuala Lumpur International Airport. And nagpahinga. And after that, in-explore natin sandali yung Sepang area, kumain tayo sa KFC. Pagkatapos nun, nagpunta tayo sa Sepang International Circuit. Super enjoy, guys. Nakapunta tayo doon, libre lang, walang bayad. Doon nagre-race yung Formula 1 dati nung meron pa sa Malaysia. And after that, nagpunta tayo dito sa Chambers Residence na. Pagdating natin dito sa Chambers Residence, nagpunta na tayo sa Jalan Alor Food Street para kumain ng dinner. Yung next vlog natin, guys, na gagawin is about dito sa Chambers Residence. Abangan nyo yun, guys. Ituturo ko kayo room tour and yung condo tour. Tingnan natin yung neighborhood nitong hotel, guys. Papakita ko sa inyo and yung mga other facilities pag binook nyo to, guys. Ang ganda nitong tinutuluyan natin, guys. Hindi nyo lang siguro masyado makita kasi nakapatay na yung ilaw, pero yung view natin is yung Petronas Twin Towers. And dyan, oh. Actually, yeah. Patay na nga kasi midnight na ngayon. Pero kanina ang ganda ng ilaw, nung may ilaw pa. Pahinga na kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa vlog na to. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, guys, paki-like na lang, share, and subscribe na lang kayo dito sa channel natin. See you on our next Kuala Lumpur, Malaysia adventure, guys. Bye-bye!